Ngayong kulang-kulang isang buwan na lamang bago magpasko, kumusayin natin ang presyo ng mga Noche Buena items. At mula sa Mega Q-Mart, may live report si Love Anyever. Love! Good morning sa iyo, Ivan! Nandito nga tayo ngayon sa Mega Q-Mart dahil 29 days na lang, eto na nga, magpapasko na. At syempre, isa sa mga pinoproblema ng ating mga ina ng tahanan, maski ng mga tatay ng tahanan, eh yung pag-budget nila doon sa kanilang mga bibilhin para sa Noche Buena. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Kailangan ngayon pa lang, mamili na po kayo ng mga pwede niyong bilhin para sa Noche Buena dahil po hindi nagkakaroon ngayon ng pagbabago ng presyo. Dahil pagpatak daw po ng Disyembre, yun na, magkakaroon na ng ilang pagbabago sa mga presyo ng Noche Buena items. Dito nga sa Mega Q-Mart, ano, ito mga nakuha namin presyo para doon sa ating mga kapus. So, handaan nyo ng inyong mga ballpen at papel, o di kaya picturean nyo lang po inyong mga monitor. Ito po yung ating mga presyo, no? Spaghetti sauce, ayan, ay 25 pesos po ang kada 250 grams at 85 pesos naman ang kada isang kilo niyan. Ang spaghetti pasta naman ho, ay ang isang kilo ay 75 pesos. Ang macaroni pasta naman, ang isang kilo ay 60 pesos. Ang tomato sauce, 75 pesos po ang kada kilo. Ang queso naman or cheese ay 45 pesos ang kada isang box. Ang pansit bihon naman po ay, ang kalahati po niyan ay 30 pesos. Ang pineapple juice naman po ay 70 ang kada isang litro. Isipin mo yon, 70 pesos lang. Ang cream, naglalaro po siya mula 48 pesos hanggang 50 pesos. At ang fruit cocktail na talagang paborito pagdating po sa Noche Buena ay 170 pesos ang kada isang galon. Pag maliit naman daw po yung mayonnaise ay 65 pesos. Sa mga sachet naman po ng mayonnaise, I'm sorry, fruit cocktail pala po yung 65 pesos yung maliit. Sa mayonnaise naman po, ang sachet 15, ang kada sachet 15 pesos. At ang isang galon naman po ay umaabot po ng 140 pesos. Okay! Ang Department of Trade and Industry po ay nagpalabas na ng kanilang suggested retail price sa lahat po ng mga pamilihan. Ibig sabihin, yun lang po, dun lang po dapat maglalaro yung presyo ng mga bilihin po na pwede nyo ng mga pamilihan. So dapat isang po natin yan para pwede po tayo makaangal kung sakasakali yung ating mga bibilihan. Eh, parang may pagbabago ng presyo, hindi pa naman dapat magbabago ng presyo dahil ayon po sa DTI, meron pong tamang supply pa ng lahat ng produkto po pang Noche Buena. Okay, aminado nga po yung ating mga tindero-tindera dito na pahabang papalapit nga itong Kapaskuhan, nagkakaroon ng changes dun po sa kanilang mga presyo mula po 2 piso hanggang 5 piso. Yan, pagtataas nila araw-araw. Kaloka! Ayan mga kapo, so medyo talagang kailangan na nating, I think ako ha, bumili na kayo ng mga talagang pwede namang i-imbak muna hanggang Noche Buena para masiguro natin na yung presyo natin ay talagang, yung budget natin ay talagang pasok dun po sa ating pag Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Ayan po muna, mamaya abangan nyo po dahil meron akong challenge. 500 peso challenge, mamimili po tayo sa halagang 500 para po sa ating Noche Buena, abangan nyo po yan. Ivan, yan muna ang aming update mula dito, balik sa'yo. Thanks, love!